weight range. So, yeah, so I don't think it was something exactly. Anybody, please feel free to speak up. Kung sa Senado po ay executive session, dito po open session. Ito pong ating people's hearing ay sinasagawa dahil ang pagkakataon po natin upang malaman ang katotohanan ay mukhang sinasarado sa mababang kongreso at sa Senado. Kaya... Ako po ay nakapunta doon sa Mama Sapano, kasama ko si Kenneth at si Representative Caloy Sarates. Ako po ay tumutok doon sa mga nanay na aming na-interview. At ang kinuwento nga ng mga nanay at ng iba pang nakatira doon, na tama yon sinabi ni Kenneth, isang linggo bago nangyari yung insidente ay nadistorbo na ang kanilang pagtulog dahil yung sabi nila maliliit na eroplano na may mga ilaw ay paikot-ikot sa kanilang lugar. Ang lugar po ay patag, maisan. Ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa. Bihira nga makakita ng puno. At ang ginagamit para makatawid mula dito hanggang doon sa kabila ay yung kahoy na tulay. Ang sabi ng mga nanay, napakaingay daw ng drones isang linggo. Pero yung gabi bago nangyari, mas maingay at mas ng gulo sa kanila. Kaya sila ay nakaisip, baka merong military encounter. Pero hinabol din nila ng salita na bakit naman magkakaroon ng encounter ay peace na tayo, meron namang ceasefire. At tatlong taon nang walang encounter. Kaya para sa kanila, nakakapagtaka bakit merong paikot-ikot na mga drones. Nung madaling araw, nag-umpisa na ang kutukan, kaya napilitan silang lumikas. At kinuwento na nga ng isang asawa na sa paglikas niya, dala ang kanyang anak na 2 buwan lang at isang anak na 7 taong gulang, ang asawa niya ay nagpaiwan kasi tutulong sa paglaban. Tanghali na nang nalaman niya na namatay ang kanyang asawa. Ang magbibigay ba ng warrant ay magtatago? Sakay ang truck ng bigas? Ang magsiserve ba ng warrant ay pupunta Sabado ng gabi sa kadiliman, isiserve madaling araw? Ganon ang mga tanong na hindi na namin matanong dahil pinutol na nga ang investigasyon sa Kongreso. Pero ang isang kwento din ng isang casualty, isang dinala sa stretcher, dinakpan, pero nakikita ang boots. Napakalaki daw ng boots at hindi daw yun paa ng karaniwang Pilipino. At dahil hindi natakpan ang lahat ng katawan, lumabas yung kamay, ang kamay daw ay puti. So merong casualty na puti. Yun ang mga nahagilap daming kwento at ang tanong ng mga nanay ngayon, paano na kami? Ang staff, merong natanggap na benepisyo. Kami, hindi nga makabalik sa aming maisan, hindi na kami makatanim. Wala na rin ang aming mga asawa. Paano na ang aming kabuhayan? So yun po ang narinig ko sa mga nakatira doon sa Mama Sapano. Very serious political repercussions, no? Na sila direktang nag-operate dyan, no? Maraming mga indikasyon at pattern na dahil yung US interventionary structure nandyan, yung anti-terror structure nila nandito sa Pilipinas, well entrenched, no? Sa ating armed forces and ating Philippine National Police. Hindi nakakapagtaka kung ang US ay na-involved directly dito sa operation na ito. Maraming salamat po. Babalikan po natin, ano ang maging responsibilidad ni Presidente Aquino? Sinasabi niya na siya ang ama ng bayan.
napakawalang-hiyang ama niya. Kung hindi niya aminin ang kanyang responsibilidad. Ang pinasubo niya rito, hindi lang buhay ng 44 na membro ng Special Action Force. Ang pinatay niya rito ay kasama na ang buhay ng 18 combatants ng Moro Islamic Liberation Front na umaasa na magkakaroon na ng katahimikan sa Mindanao sa binabalangkas na Bangsamoro Basic Law. Ang kasamang pinatay rito ay ang 7 sibilyan kasama ng 8 years old na bata na hanggang ngayon walang kasiguruhan kung sino ba ang magbibigay sa kanila ng reparation, sino ba ang mag-indemnify sa mga nawalang kabuhayan nila, sa mga nawalang buhay nila. Malaki ang responsibilidad ni Presidente Aquino dahil siya mismo ang nagsabotahe sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Yan ang napakalaking casualty ngayon sa usapin ng Mama Sapano. Ang usapin ng pangkapayapaan na tinalikuran, na winalanghiya ni Presidente Aquino nung pinayagan niya ang operasyon sa Mama Sapano na walang pagsalang-alang, hindi lang sa buhay ng mga sibilyan, na walang pagsalang-alang sa kahinatnan ng usaping pangkapayapaan, lalo na ng usaping pagbabalangkas ng batas na Bangsamoro Basic Law. So malinaw po, hindi pwedeng sabihin ni Presidente Aquino na ang may kasalanan lang ay sina Peñas. Payag pa tayo na hindi mapanagot ang mga responsable dito. Tulad ni Ninoy Aquino, tulad ng Estados Unidos, ay dapat panagutin dahil sila ang nasa likod ng pangyayari na maraming buhay ng ating mga kababayan ang napaslang doon sa Mama Sapano.